Hello mga friendship ko! Welcome po sa aking YouTube channel, Osang Gladiola po! Ngayong hapon po ay magluluto po ako ng isang menu. Wow! Tinatawag ko po ang kalderetang baka. So, bali po ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang aking mga rekado na aking gagamitin. Wait lang po! Ito po lahat ng aking mga gagamitin sa aking gagawing lutuin na beef kaldereta. So, bali meron po kong tomato sauce. Sa aking pampantimpla ay meron po akong magic syrup, paminta, konting asukang na pula, bell pepper, red and green, dahon ng laurel at bawang, meron din po kong patatas at carrots, and then gisantes, meron din po kong gagamiting sibuyas at kamatis, liver spread, mantika, peanut butter, and most especially, ang main ingredients, ang baka. Karne ng baka. Pinakulaan ko na po siya mga friendship. So, bali, pinalambot ko na po siya para hindi po ganun katagal ang pagluluto. So, bali, yung sabaw po ng baka, itinabi ko dahil gagamitin ko rin siya. So, bali, ang aking panggigisa ay ang butter. Wow! Tapos, maglalagay din po ako ng keso. Ayan po. So, bali, ayan na po. Pupunta na po tayo sa pamamaraan ng pagluluto. Ayan po ang aking mga ingredients. Ayan po, mag-umpisa na po tayo magluto para sa aking kalderetang baka. So, bali, pinainit ko na po yung aking mantika. Then, unahin ko pong ilagay yung konting mantika. Tapos, lagi siya ng konting butter. Kamatis. Kailangan, maliit lang po yung kamatis dahil kasi sa pag-aaruman ito, sa aklarong talaga. Para kahit konti lang ang inyong tomato sauce, meron kayong kamatis, yan po ang magpapakulang. Ayan, okay na yung kamatis. Sunod ko na yung sibuyas. Matapos ng sibuyas, itong bawang. Bali yung iba, inuuna, i-fried muna yung carrots tsaka yung patata. Sa akin, hindi ko na ipa-fried yan. Kasi alam nyo naman ang baka, medyo maano pa naman yan. Matigas-tigas. So, isasabay ko lang siya sa pagluto ng baka sa pagpapalambot. Bali, ito ang uunahin ko para sabay sila. Kasi yung baka, pinakuluan ko na siya. So, medyo, ano na siya, medyo luto na. Patatas. Bali, itong kaldereta nito, madalas ito nire-request sa akin eh. Kapag wow! May mga handaan, ito yung madalas nilang pinaluluto sa akin. Kasi kadalasan, lalo na pag Pasko o kaya may mga binyagan, birthday yan. Wow! Madalas po kong maimbita o maging kusinera. Hindi totoo yan. Ang kaldereta na lang yan. Ayan, so bali, alagay ko na rin po itong katne ng baka. Lagyan ko lang siya ng konting sabaw ng baka. Pantay ang kanilang lambot. Lagyan ko na po siya ng mga kapapalasa. Lagyan ko lang siya ng konting toyo. Dalawang kutsara. Then, nalagay ko na rin po yung
ko siya ng pampalasa. Ito na rin po yung paminta. Bali, ayan. Loto ko na itong sabaw. Tapos niyan, maglalagay na ako ng oregano. Siya ng konting sugar. Konting asin. And lagay ko na rin po yung keso. Green peas. Peanut butter. Na, oh. Wow! Kita nyo mga best friend. Mga friendship ko. And nalagay ko na yung bakang gata. Bell pepper. Green. Antay na lang natin siyang gumulo at maluto ng konti yung bell pepper. A few moments later. Ayan, okay na siya. Malapot na siya. Okay na okay po at tamang-tama lang po yung aking pagkakalagay ng sabaw. Ayan. Ngayon, ipiplate ko na po siya. Product sa aking Big Calderetta. Ayan na po siya. Ayan na po siya mga friendship, ang aking Big Calderetta. Sana po nagustuhan ninyo yung aking inihain sa inyo ha, sa tanghaling to. Palike na lang po mga friendship. And then pa-subscribe kung pwede rin po, pa-share na rin po. Maraming pong salamat ulit sa inyo. God bless po ulit. O, saglit yola po. Bye-bye po.